Pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the opportunity we have to study the Bible and to learn from the Word, the scriptural truth that we need to see in order to please you and to derive spiritual strength, Lord, from your Word. I pray that you bless our time. Help us to understand the Bible. We pray these things in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so pinag-aaralan natin yung paggamit ng Strong's Concordance. And so this will be another installment to the use of the Strong's Concordance. Isa sa mga paggamit ng Strong's Concordance ay yung makikita mo yung kahulugan. Hindi lang makikita mo kung saan yung Bible reference ng verse na hinahanap mo, pero makikita mo ang kahulugan ng bawat words na nandun sa Bible verse na yon. For example, John chapter 1 verse 12. So John chapter 1 verse 12, ang sabi ng Bible, "But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God." So makikita mo yan sa John chapter 1 verse number 12. So may mga words dito, kung ang naalala mo lang yung "but as many as received him, to them gave he power." Yung power to become the sons of God. Kung yun lang ang naalala mo, power to become the sons of God. Saan kaya yan sa Bible? Well, gamitin mo yung Strong's Concordance, tapos hanapin mo yung power, yung word power. Ha? Ngayon, nawalan tayo ng power. Hanapin mo yung power, yung word power, tapos letter P. So punta ka sa para siyang dictionary, buksan mo sa letter P. Hanapin mo yung word power, P-O-W-E-R. So pag nahanap mo na yung power, makikita mo yung listahan sa buong King James Bible kung saan ginamit yung word, English word, power. At makikita mo ang daming mga kagamitan, ang daming mga verses na ang laman ng word, na may laman na word na power. Now, natatandaan ba ninyo yung dalawang bahagi ng Bible? Ano yung dalawang bahagi ng Bible? Old Testament at saka New Testament. Yung Old Testament, ano ang lengguwahe ng Old Testament original? Hebrew, tama, at konting Aramaic lang. Eh, yung New Testament, ano yung language niya? Greek. Correct, very good. Now, so, hindi tayo interested sa Old Testament kasi yung John 1:12 ay nasa New Testament. Therefore, ang hinahanap natin yung Greek word ng sa kabila ng word ng power, yung ginamit dito. So, bubuksan natin yung Strong's Concordance natin sa page, 887. Page 887. Tapos makikita mo, merong listahan G for Greek, H for Hebrew. Eh, lahat ng mga Hebrew, hindi na natin yan bibigyan pansin ngayon kasi ang habol lang natin for this sample is the New Testament word for power. Greek. Una, G. Tapos makikita mo, 1849. So yung Strong's number ng Greek word for power sa John chapter 1 verse 12, ang code niya ay 1849. So ngayon, pupunta ka sa likod ng Strong's Concordance, hanapin mo ngayon yung G1849 at doon makikita mo yung kahulugan ng word power. The Strong's Concordance assigns a number code to the English word power, and it uses a Greek dictionary or a Greek lexicon at the back of the Strong's Concordance to see the basic word definition of power used in John 1:12. By using the Strong's Concordance, one discovers that the Greek word, which is translated power, comes from the Greek word exousia. So, exousia. Nakasulat siya ng ganun. Exousia.
Exousia. So makikita mo yung exousia. At ang ibig sabihin, at bibigyang saysay, ang ibig sabihin ng exousia. Sa English, makikita mo, merong pala siyang authority. Authority. Or right, karapatan. Or privilege. Yun pala ang saysay ng exousia. So, hindi pala siya kuryente. Hindi ka bibigyan ng kuryente ng Diyos para maging anak ng Diyos. Ikaw pala ay bibigyan ng exousia, ng authority, ng karapatan, ng privilege. Meron pang dagdag na mga words. Liberty, jurisdiction, jurisdiction, strength, kalayaan. Okay, so, yung mga words na ito, autoridad, karapatan, privilege, liberty, kalayaan, jurisdiction, ay sakop. So, ngayon, meron ka ng idea kung ano yung ibig sabihin ng English power. So, bukod dito, so ngayon, may saysay na. God, lahat ng sa kanya'y tumanggap ay binigyan sila ng karapatan o ng autoridad o ng kalayaan o ng sakop na maging mga anak ng Diyos. So, do you see? Hindi siya kuryente, hindi siya miracle power, siya ay karapatan. Kung paano kinasihan ng City Hall ang pulis o ang barangay, captain, binigyan niya ng karapatan yung tanod na kumilos, yun ang karapatan na binigay sa lahat ng sa kanya nagsitanggap. So lahat ng tumanggap kay Jesus Christ ay may karapatan, kalayaan, autoridad, kakayahan na maging mga anak ng Diyos. All right, so you see the significance of that. Now, isa pa. Papansinin mo, yung word na ito ay ang pinaka basic root word. Root word lang siya. Root word. Pinaka basic. Hindi pinapakita sa atin kung paano ginagamit sa sentence yung word na ito. Hindi yan ang trabaho ng Greek dictionary or Greek lexicon or ng Strong's Concordance. Ipapakita lang sa atin ang kung ang ugat na salita na pinanggalingan ng word power. So hindi yung function ng word sa sentence. Iba 'yon. Ang interesado doon ay yung tinatawag nating interlinear. 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 So, in the Strong's Concordance, the word power is shown to us as exousia, the root word. Not the way the word functions in a sentence. Kung gusto mo makita yung function ng word na yan sa sentence, ang gagamitin mo, hindi Strong's Concordance Greek lexicon. Ang gagamitin mo, Greek interlinear. At sa Greek interlinear, makikita mo yung word na yan, ang gamit dyan dito, exousian. 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 Iba ng usapan yan. Pinapakita nandito kung paano ginagamit sa sentence yung word na yan. So Strong's, basic lang tayo. Ang importante, yung root word at yung ibig sabihin ng root word na yon.
And so, malaking treasure, napakalaking blessing na at least alam natin kung ano yung root word ng power sa John chapter 1 verse 12. Okay? Isa pa sa Strong's Concordance, babalik tayo sa interlinear in the future. Pero sa ngayon, magbigay lang pansin tayo sa power. Now, itong G1849 ay isa lang sa sampo, actually nine other ways na ginagamit ng Bible yung word power. Meron tayong G1325. Merong G1 4 1 0 1 4 1 1 1 4 1 5 1 8 4 9 ayan o 1 8 4 9 1 8 5 0 2 4 7 9 2 9 0 4 3 1 6 8 G ito may ple 7 4 6. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merong 10 different root words ang English word power. Ibang mga Greek words yan. So, eto, ang idea niya ay give. Eto, ability, able. Ito, miracle power, milagro. Ha? At ang word dito ay dunamis. Dunamis. Sa engineering, sa English, mas malapit yan sa dynamo. Dynamo. Kikilos ka talaga pag meron kang dunamis. Miracle power. Yan yung power na gagamitin ni Jesus Christ pag naghilot siya. Yung signs and wonders and miracles, ayan yung Greek word, dunamis. Do not miss that. Dunamis. Miracle power. Yan yung hindi binigay yan sa atin ng Diyos. Na kay Jesucristo lang yan. Kaya sa kapanahunan natin ngayon, wala tayong instant healing. Kasi yan ay sakop ng dunamis ni Jesus Christ. At siya ang hari ng millennial kingdom. Kaya pagdating sa millennial kingdom, garantisado lahat tayo ay aabot ng 100 years old. Kasi may dunamis si God. Miracle power. Wala hong ganyan ngayon. Lahat naman nagsasabing, yung mga nagsasabing, yung mga charismatic, meron kaming healing service. Ay pambira, dapat sumulpot kayo ng COVID. Ha? Na-lockdown tayo, ano nangyari sa inyo? Kayong mga may dunamis, sinasabi nyo meron kayo, wala kayong dunamis. Strong, lakas, ito, authority, control, 2479, force, fuerza, 2409, kratos, ang Greek word dito, kratos, demokratos. Oh, anong ibig sabihin ng demokratos? People's kratos power. People's power. Demokratos. So doon ang galing yung krasi. Lahat ng krasi. Theocracy. Power ni Theo. Sino si Theo? Si God. Theos. Doon ang galing yung word Dios. Theos.
Greek pala yun. Theocracy. Sakop ng Diyos o yung authority ng Diyos or yung anibong kratos. Dominion. Dominion, jurisdiction, dominion. Kratos. So, tingnan mo kung ilang pwedeng maging kahulugan ng power. Marami. So, meron pang dalawa. Ano ito? Alam nyo ito. Megalietos. Yan ang Greek niya. Megalietos. Mega. Anong ibig sabihin ng mega? Malaki. Okay? Grandeur. Grande. Mega. Grande. Ang Greek niya, megalietos. This reminds me of Avocado Loco dyan sa Vista Mall. Pagmamayari yan ng Megalietos Company. No. Power. Gusto mo ng power, kumain ka ng Avocado Loco. Megalietos yan. Grandeur. Grand. Tapos, last arch. 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 Art. Ang A-R-C-H-E, arche. Mukhang arche, pero ang pronunciation, arch. Arch. Alam ba ninyo yung archbishop? Anong ibig sabihin ng archbishop? Namumuno na sasardote or bishop. Arch enemy. He is my arch enemy. No. Gumagamit ka na ng Greek. Arch. Ibig sabihin pala ng arch, pinakamataas. So, ang arch naman, chief. Yan, chief. Ano ba itong chief? Chief. So now you see, pag tinignan mo yung Greek word ng power, marami pala siyang ibig sabihin. Ngayon, yung particular, verse 12, yung Greek niya, exousia, hindi dunamis, hindi megalitos, hindi arche, hindi yung iba pa, didomai, dinatos, ixos, etc. Ang Greek word niya, exousia. At ang ibig sabihin ng exousia, karapatan, jurisdiction, etc. Pero sa pamamagitan ng Strong's, makikita mo kung ano pa yung mga Greek words na sakop sa English word ng power. At ang blessing ng Strong's, alam mo, pinapakita sa inyo kung ano yung particular Greek word at anong ibig sabihin ng Greek word na yon para hindi ka malito. So yung Greek ay napaka-eksakto. Hindi katulad ng English. Hindi katulad ng English. Yung English, malawak. Katulad siya ng Tagalog. Malawak din ang Tagalog. Pero yung Greek, eksakto. Kung gusto ng Diyos na sabihin sa atin, bibigyan ko kayo ng kratos na maging anak ng Diyos, edi yun ang ginamit niyang word, pero hindi kratos. Bibigyan ko kayo ng dunamis na maging anak ng Diyos, hindi dunamis. Bibigyan ko kayo ng arche, no? Bibigyan ko kayo ng exousia, yun. So you see the precision, how exact is the Greek. Napaka-exact ng Greek. Sa English, pag sinabi mong I love you, nako, hindi mo alam kung anong klaseng love ang pinag-uusapan dyan. Pero sa Greek, merong mga apat o lima na mga words for love. May agape, sacrificial love. May philos, friend love. Kay magkakaibigan. Get it, love? Kaibigan. Ibig. Philos yun. Pag yung love ay pagkakaibigan o pamilya, that's philo. Pag sacrificial love, katulad ng love ng Panginoon, inialay niya ang kanyang bugtong na anak, agape, philo. Oh. And there are many other Greek words. So, ang Greek talagang exact siya. Hindi katulad ng English. Alright? So, another example, sa John chapter 1 verse 12, another example ay yung word sons.
But as many as received them, to them gave he power to become the sons of God. Eh, anong ibig sabihin ng sons doon sa verse na yon? O, punta ka sa Jan chapter 1 verse 12 sa Strong's Concordance. Punta ka sa sons, letter S. Hanapin mo yung plural, sons. Tapos punta ka sa John 1:12, makikita mo yung code. Ano? Hebrew ito o Greek? Greek. Dahil ito ay? New Testament. Very good. So makikita mo yung code niya, G5043. At doon makikita mo yung Greek word ng sons ay teknon. Teknon. At ang ibig sabihin ng teknon, a child produced. A child produced. Isinilang na anak. A child produced. Teknon. Now, besides sons, no, tanda natin, itong teknon ay root word lang. Hindi siya word na ginamit sa Greek. Root word lang siya. Root word. Now, sa Strong's, pag tinignan mo yung G043, may makikita ka pang ilang pang mga verses, pero hindi na G043 ang code. Merong G5207. Merong 206. 5206. Merong 5043. Ayun, 5043. So, tatlo ang Greek words. There are three Greek words there. So, yung G207, huios. Huios, ang Greek word niya. Huios. At ang ibig sabihin ng huios, ang child. Merong huiothesia. Itong pangalawa. Huiothesia. At ang ibig sabihin ng huiothesia, Adoption. Tapos, yung 5043 na pinag-uusapan natin dito, teknon. At ang ibig sabihin ng teknon, a child produced. Isinilang na anak. Hindi lang anak na inampon. Pero, generate ng buhay. Binigyang buhay, isinilang. Ini-emphasize ng teknon yung relasyon ng anak sa Diyos. Lahat ng sa kanya'y tumanggap ay binigyan niya ng karapatan, kapangyarihan, otoridad na maging anak ng Diyos na isinilang ng Diyos. In the sense na binigyan siya ng buhay. Hindi lang siya inampon, hindi lang siya anak-anakan or whatever. Talagang binigyan siya ng buhay ng Diyos. You are born of God. Kaya sa King James, yung translators, hindi nila trinanslate child yan. Gusto nilang i-emphasize yung relasyon ng tao na yan sa Diyos bilang sons. Dahil ang sons ay talagang nasa pamilya at binigyang buhay ng ama. At may pribilehiyo pa siya ng pagiging anak. Hindi lang siya alipin, hindi lang siya servant, siya ay son. So mali ba yung translation ng sons? Hindi. Accurate yung son. At mas malapit pa sa ibig sabihin ng teknon. Eh kung yung ginamit na word huios, iba na yung usapan yan.
child, pwede. Technon, pwede yung child, pwede yung sons. Pero ini-emphasize ng konteksto ng John 1:12, yung pribilehyo ng pagiging anak ng Diyos. Is that clear? Okay, very good. So, we are thankful for the Strong's Concordance dahil meron pwede tayong mag-aral ng ganito. At sana gamitin ninyo yung Strong's Concordance sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Even though Strong's is not a believer in the preserved words of God or the inspired words of God. Isa pa. Hindi dahil binigyan ng saysay ng Strong's yung Greek word na ibig sabihin yung definition niya ang final. Yung lexicon niya, yung dictionary niya, hindi ho yan final. Anong ibig sabihin nun? Meron siyang mga words na pinakita niya yung Greek, kaya lang yung definition niya ay technical lang, hindi yung tunay na saysay. Tunay na meaning. For example, one example is the word mystery. Mystery. Sa Strong's Concordance, yung word mystery, ang ibig sabihin, secret. Mali yun. Sa konteksto ng Bible, at sinabi naman ng Bible kung ano yung tama, ang mystery ay isang katotohanan na tinago ng Diyos sa lumang tipan at ibinunyag ng Diyos sa bagong tipan. And but the context clarifies kung ano ang ibig sabihin ng word na yon. So, wag niyong isipin, pag ginamit niyo yung Strong's, final na yan. Ito na ang pinaka-meaning niya. No, merong times na technically correct siya, doctrinally mali siya. So, better know the context of the words rather than just the words. Does that make sense? So, tandaan ninyo, context is king sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang yung words, concrete meaning ng words alone, or yung etymology, yung pinanggalingan ng words, or yung philology, yung paggamit ng words. No? Mas mataas pa rin ang context ng words. The context determines meaning all the time. Not just the word origins, not just the word usages, but the word word context or the context of the passage. Any questions, Strong's? So far? Okay. Nababasa niyo yung Greek technon? No? Nawala tayong power. Hindi mahirap basahin ang Greek. There are some letters that are difficult, but majority of the Greek you can decipher kung bibigyan mo lang ng chance. And so in the future we will learn Greek. I will teach you how to decipher the letters and then you'll be able to read it. And then you can improve upon that. Alright? Alright, so paano natin, Brother Bill, paano natin alam na yung mga Greek words na yan at saka yung mga Hebrew words na yan ay yung words na ginamit ng Diyos at ibinigay sa mga apostol o sa mga propeta? Well, meron tayong mga biblical documents. Halimbawa, yung Bible natin, the King James Bible, saan nang galing yon? Yung mga kasulatan na yan, saan nang galing siya? Well, yung lumang tipan galing sa Hebrew, di ba? At yung New Testament galing sa Greek. Isinalin lang sa Ingles. Pero yung dokumento niya ay originally nasa Hebrew for Old Testament at saka Greek for the New Testament. Now, focus lang muna tayo sa New Testament. Focus lang muna tayo sa New Testament. Sa ngayon, alam mo ba na meron tayong 5,800 documents ng Greek New Testament?
kasaysayan ng kasaysayan ng literature, ano ba yung literature sa Tagalog? Kasulatan? History or literature? Ang Greek New Testament, ano ba ito? Tapon po na yan. Greek New Testament. Ay mayroong 5,800 manuscripts. Na mga papel na sinulatan hindi ng printer, hindi ng computer, kundi ng kamay. Kopya ng mga kopya ng mga kopya. 5,800 manuscripts. Sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan. At hanggang ngayon, naghahanap pa rin tayo ng kopya, ng mga kopya na isinulat gamit ang kamay. A majority ng manuscripts na ito ay nasa British Museum Library. Pag nag-abroad kayo sa London, puntahan niyo yung British Museum, halos makikita ninyo ang karamihan ng mga Greek handwritten manuscripts. So, pag in-examine natin yung 5,800 manuscripts, hindi tayo katulad ng mga scientists ngayon na naniniwala sa evolution, na naniniwala sa atheism, na walang Diyos. Pag nag-examine tayo ng Greek manuscripts or ng Greek Bible, ang gamit natin talaga dyan, faith. Faith. Tingnan mo ang Hebrews chapter 11 verse 3. Hebrews chapter 11 verse number 3. Hebrews chapter 11 verse 3. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. So tingnan mo. Sa pamamagitan ng ano tayo ay nakakaunawa? Sa pamamagitan ng ano, sabi ng Bible? Faith. Through faith, we understand. So, yung faith natin ang nag-i-inform sa pangunawa natin. Hindi ho tayo naniniwala dahil nakikita natin yung ebidensya. Tayo ay naniniwala dahil sumasampalataya tayo sa Diyos. At yung pananampalataya natin sa Diyos ang nagbibigay saysay sa mga ebidensya. Do you see the difference? So, maraming mga nagbabasa ng Greek, nag-e-examine ng 5,800 manuscripts, ang problema nila, wala sila sa pananampalataya. They have not the faith. And yet, they are examining the manuscripts. Kaya sa kanila, walang problema palitan yung Bible base sa mga manuscripts. May problema ba tayo doon? Meron. Una sa lahat, yung katotohanan na binigay sa atin ng Diyos, katotohanan yan, mula pa yan sa mga apostol at mga propeta. Hindi ho yan pwedeng palitan, hindi pwedeng baguhin. Yung una na nagtanong patungkol sa mga salita ng Diyos, alam niyo kung sinong pinakauna, pasimuno ng pagtatanong patungkol sa salita ng Diyos kung totoo ba yung sinabi ng Diyos? Sino yon? Ha? Si serpent. Tingnan mo ang Genesis chapter 3 verse 1. Genesis chapter 3 verse 1. Ang sabi ni devil, sabi ng serpent, "Yea,
hath God said? O, sinabi ba yan ng Diyos? Eve, totoo bang sinabi yan ng Diyos? Now the serpent tempted Eve and questioned, did God say that? So the first, tandaan ninyo ah, yung pinakaunang textual critic is the devil. Ang pinakaunang textual critic ay si Satanas. At kung pwedeng sirain, wasakin ni Satan yung salita ng Diyos, magiging successful siya. So sa Genesis, halimbawa, chapter 1, verse 1, sabi ng Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. So, yun ba yung sinabi ng Diyos? Ha? Sure ka ba na sinabi ng Diyos yan? In the beginning, God created. Ano ka? Naniniwala ka sa creation o naniniwala ka sa evolution? You see? Kung pwedeng palitan ni Satanas o bigyan ng tanong ni Satanas yung pang-iisip natin, sinabi ba yan ng Diyos? God created? Ibig sabihin, si Moses na nagsulat ng Genesis ay creationist siya, hindi siya evolutionist. Ibig sabihin, si Jesus Christ na ginamit niya yung aklat ni Moises sa Matthew, Mark, Luke, and John na rineport nila, ginamit niya yung mga aklat ni Moises, si Jesus Christ ay creationist din. Ikaw, creationist ka ba o evolutionist ka? You see? Now, kung magtataka ka, kung talagang salita ba talaga ito ng Diyos, eh di magtataka ka talaga kung totoo bang ginamit ng Diyos yung creation? O baka nag-evolve talaga tayo katulad ng sinasabi ng maraming mga tanyag na scientists and teachers, educators, na mga galing sa unggoy. Eh, actually, yan ang turo nila. That's their teaching. They are evolved. So, tingnan mo, napakahalaga ang faith. Ang faith ang nagbibigay information sa ating understanding. When we look at the Bible manuscripts, we observe that from a perspective of faith. We operate on faith. Faith that God's word is true and God's word doesn't change. Kung may problema ka sa Genesis chapter 1 verse 1, if you have a problem with Genesis chapter 1 verse 1, you're going to have a problem with everything else in the Bible. Magkakaproblema ka sa iba pang bahagi ng Bible. Now, so, ang unang attack ni Devil ay questionin mo yung words of God. Tingnan mo ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 2. 2 Thessalonians chapter 2 verse 2. 2 Thessalonians chapter 2 verse 2. Sabi ni Paul, ito naman si Apostol Paul. Paul said this to the Thessalonian church. He's warning them about corrupting his manuscript, his own letter. Listen to 2 Thessalonians chapter 2, verse number 2. That ye be not soon shaken in mind, huwag kayong mabugabog sa inyong pag-iisip, or be troubled, mabugabog, or matroubled. Ano pong troubled sa Tagalog? Maguluhan, tama, thank you. Wow. Meron tayong lexicographer dito. Huwag kayong maguluhan. Neither by spirit. Huwag kayong maguluhan sa pamamagitan ng espiritu. Nor by word. Kahit na sa salita. Nor by letter. As from us. Kahit na may nagpapanggap na nagsulat ng manuscript na linagay yung pangalan ko, sabi ni Paul. As that the day of Christ is at hand, na nandito na yung judgment seat of Christ.
So, ibig sabihin, nung kapanahon na ni Paul, meron nang nagpapanggap ng mga manuscripts na nanggaling daw sa kanya. At sinasabi nila, nako, Thessalonians, iniwan na kayo ng rapture. Nandun na, tapos na yung judgment seat. Nasa loob na kayo ng tribulation. And so, the Thessalonian church is comforted that the letter that they received supposedly from Paul that said that they missed the rapture and they are now in the judgment seat of Christ is fake letter. Nako, nakarinig na ba kayo ng fake news? Alam niyo ibig sabihin ng fake news? Nakikita mo yan sa social media, pero hindi naman pala totoo. Nangyari pala yan kay Paul. So there were people who were forging fake letter. Nagsulat sila at nagpanggap na sila raw si Apostol Paul. Nakita ni Paul. Nako, sabi niya, Thessalonica, Baptist Church, huwag kayong mabahala, huwag kayong, ano yung trouble? Maguluhan sa inyong pag-iisip. Na parang nakakuha na kayo ng letter galing sa akin, hindi galing sa akin yon. So bakit merong satanic attack yung Word of God? Kasi operation niya ni Satanas is standard operating procedure ng devil yon. One more, 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse 16. Here's another evidence that textual criticism and textual critics have already been operating during the time of the Bible days. 2 Peter chapter 3 verse 16. Tingnan mo 2 Peter 3:16. As also in all his epistles, katulad din sa lahat ng kasulatan sa mga letters ni Paul, pinag-uusapan dito si Paul. Speaking in them of these things, pinag-uusapan niya yung mga bagay na ito, in which are some things hard to be understood. Alam ko, medyo mahirap yung iba niyang mga sinabi. Mabibigat, mahirap intindihin. Which they that are unlearned and unstable rest. Nakikita mo yung rest? W-R-E-S-T. Rest. Alam mo kung ano ibig sabihin ng rest? Diyan nang galing yung wrestling. Rest. Pag may W yung rest, hindi pahinga, ha? Rest, ibig sabihin, ano yun? Oh, yun. Pakikipagbunot, or ano yung wrestling sa Tagalog? Hindi nyo alam yung wrestling? Hindi kayo nanonood ng wrestling noon? Nagbubugbog. Oh, binubugbog, or binabale, or twist. Rest. Yan ang ginagawa ng mga text critics sa salita ng Diyos. Imbis na tanggapin ang salita ng Diyos, sasabi nila, ayaw ko yung sinabi niya, baliin ko ng konti. O, yung mga Sodomites, ayaw nila sa Sodom, yung word Sodom, at saka Sodomite, sa King James Bible, inalis na ho yan ng LGBT. Kasi nakakahiya yung word Sodomite. So they rest the word of God. Inilagay na lang dyan, immoral. Kasi yung immoral, medyo banayad. At saka, malawak. Hindi specific. Hindi exact. Pero yung word of God, sabi, Sodomite. Gamitin nyo yung Strong's. Tingnan nyo kung anong ibig sabihin ng Sodomite. But anyway, so, you have biblical evidence mula pa sa Genesis hanggang New Testament, binabali na ni Satanas yung mga words ng Panginoon. So, ngayon, meron tayong mga pastor na magtuturo yung John chapter 8, magmula verse, ay chapter 7, verse 53, hanggang 8, verse 11, 1 to 11, yung 12 verses na yan ay wala talaga sa Book of John.
Yung Mark 16, yung last 12 verses magmula 9 hanggang 20, 21 ba ang pinaka-last niya? 20 or 21. Mark 16, yung 12 verses na yan, kahuling 12 verses, wala sa Bible. Yung 1 John 5:7, sabi nila, yung 1 John 5:7 ay wala sa Bible. Kaya yung mga modernong salin, lalagyan nila yan ng asterisk. Ano ba yung 1 John 5:7? For God so loved the world. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, the Holy Ghost, and these three are one. Lalagyan nila ng malaking ganyan, asterisk. Tapos sa gilid ng kanilang Bible, may maliit na ganyan. May maliit na note. At ang sinasabi ng note na yan, ito ay wala sa original. Oh, ang galing nila. Kaya pag binasa mo yung Bible nila, verse 7, wala. Verse 6, meron. Verse 8, meron. Pero verse 7, wala. E di marunong magbilang ang mga translators nila. Paano mo tatanggalin yung verse na yan? Hindi lang yan one word. That's one verse. John 8 is 12 verses. Mark 16 is 12 verses. 7% ng Greek New Testament pinalitan at papalitin din sa hinaharap natin. Hindi ho patapos ang pagpapalit ng salita ng Diyos. Anong ginamit ng Diyos para i-preserve ang salita ng lumang tipan? Alam mo yung ginamit ng Diyos? Jews, Israel. Paano natin alam yon? Tingnan mo ang Romans chapter 3 verse 2. Romans chapter 3 verse 2. Romans chapter 3 verse 2. Brother RJ, can you read that for me? Romans chapter 3 verse 2. Romans 3:2, much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. Oracles of God. Yung salitang oracles, ibig sabihin yan, word. Word of God. So yung Old Testament, ipinagkaloob sa kanila. Sa kanino? Israel. So yung bansang Israel ang nag-preserve ng Old Testament. Binigay ng Diyos yung kanyang salita kay Moises, sinulat ni Moises, binigay niya kay Joshua, iningatan ni Joshua, binigay niya sa bansang Israel. Yung bansang Israel, may mga pari sila na talagang yung buhay nila, buong buhay nila, wala silang ginawa kundi ikopya ang ng kanilang kamay ang mga salita ni Moises. Kinumpere nila yan. Pag mali, tinapon. Yung tama, minaintain nila. So meron tayong Old Testament word dahil sa nation ng Israel. They have been committed the oracles of God. E sa New Testament, anong ginamit ng Diyos? Yung church. Assemblies, churches. Ginamit ng Diyos yung churches sa New Testament. So, tingnan mo for example ang John chapter 17 verse 18. John chapter 17 verse 18. John 17 verse 18. Who can read that? John 17, 18. William, do you have it? John 17, 18? Yes. Read it clearly. As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world. 17, 18? John 17, 18. That's not what I'm looking for. Are you sure? Yes. Yeah. I don't want, that's not what I'm looking for. I'm looking for thou has given, I, you have, look at verse 8. Show me verse 8. What does verse 8 say? For I have given. Oh yeah, okay. Just, that's exactly what I want. Pakinggan niyo ito ah. Jesus Christ is speaking. He is praying to the Heavenly Father. Anong sinabi niya kay Heavenly Father? William, verse 8? For I have given unto them the words which thou gavest me. Oh, wait. I have given unto them. Sino yung them?
Yung mga baptized disciples niya yon. I have given to them. Ano yung binigay ko sa kanila na mga baptized disciples? What? I have given to them the what? The words. So ipinagkaloob ng ni Jesus Christ yung kanyang mga words sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga churches. Anong ginawa ng mga churches sa salita ng Diyos? Acts chapter 2 verse 41. Acts chapter 2 verse 41. Sinong gusto magbasa? Acts chapter 2 verse 41. Who has it? Acts chapter 2 verse 41. Go ahead, William. Then they that gladly received his word were baptized. Oh, then they that gladly received his word. Ano ang trabaho ng mga churches? Receive the word. Acts chapter 8 verse 14. Acts 8:14. Now when the apostles which were at Jerusalem heard, Acts 8:14, that Samaria had received the word of God, anong ginawa ng Samaritan church? They received the word of God. Do you see the responsibility of the church is not to correct the word of God? The responsibility of the church is to receive the word of God. Hindi ho natin responsibility. Acts chapter 11 verse 1. Acts chapter 11 verse number 1. Acts chapter 11 verse 1. And the apostles and brethren that were in Judea heard the Gentiles also received the word of God. Acts chapter 17 verse 11. Acts 17 verse 11. So when Jesus gave his churches the words, the churches received the words. Acts 17:11. Acts 17:11. Kaya ikaw, kung hindi mo rin na-receive yung words ng Panginoon, hindi ka saved. Acts 17:11. They were more noble than those in Thessalonica in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily whether those things were so. So, sa New Old Testament, ginamit ng Diyos yung Israel para i-preserve yung word. Sa New Testament, ginamit ng Diyos yung mga churches. Nung tinanggap ng church yung word of God, sinirculate nila ang word of God. Tingnan mo ang Colossians chapter 4 verse 16. Colossians chapter 4 verse 16. Colossians 4:16. Let's see. Here it is. And when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans. So the churches in Colossae received the words and they were responsible to read it and then to ensure that the church in Laodicea received the letter and they would read it also. So sinu-circulate nila yung mga letters and words. 1 Thessalonians 4, 1 Thessalonians 4:13, 1 Thessalonians 4:13, but I would not have you be ignorant, brethren, concerning them which are asleep. Oh, wait. Mali yan. Ah, ano ba ito? 1 Thessalonians... Nako. Baka 2 Thessalonians. Alam mo, pag wala sa first, nasa second. 2 Thessalonians, let's see. 2 Thessalonians. Oh, I don't have it. I'll have to find it some other time. 2 Thessalonians 3:14. 2 Thessalonians 3:14. And if any man obey not our word by this epistle, you see? Note that man and have no company with him that he may be ashamed. So yung tao na hindi tumatanggap sa words ng Panginoon base sa letter ni Paul, huwag kayong mag-fellowship sa kanya.
So it's important. These are very important. 1 Thessalonians 5:27. 1 Thessalonians 5:27. I charge you by the Lord that this epistle be read unto all the holy brethren. So it's not just in Thessalonica, there's the holy brethren. There's holy brethren in Berea. There's holy brethren in Athens. There's holy brethren in Corinth. There's holy brethren in Philippi. There's holy brethren in Ephesus. Holy brethren in Lystra, Troas, Phrygia, and Cyprus, and Cyrene, and Antioch, and Jerusalem. Make sure this letter is read in all the holy brethren. Huh. Ginamit ng Diyos yung mga churches. So, hindi ho tayo katulad ng mga scientists and textual critics na nag-e-examine ng mga evidences tapos papalitan natin yung words of God dahil yung evidences suggest this, suggest that, and so on and so forth. Pagpatuloy natin ito next week. Let's pray. Ask God to bless them. Father in heaven, we thank you for your words. We thank you that we have them. We thank you that they're available. We thank you that it's in front of us, that we can trust in the Holy Bible. And we have it in our King James Bible. What a treasure. And we certainly don't want to correct your words. We want to be under the authority of your words. It gives us light and hope. And it teaches us. And so I pray that we receive the words instead of correcting your words. We love you in Jesus' name. Amen and amen.